Welcome to Lord Christian YouTube channel. Okay guys, alam ko kaya kayo nandito sa video ito is nakakaranas din kayo ng pag nag-upload tayo ng video is nakakatanggap tayo ng imbis na green dollar sign yellow dollar sign mga guys. At saka alam natin na ang yellow dollar sign is demonetize yung video tapos ano limitado lang yung ads na lalabas. Kaya kung mag pinaghirapan natin yung video ang i-upload tapos ganun lang ang lalabas, yellow dollar sign. Is siyempre hindi natin alam kung anong gagawin natin kung alam naman natin na yung video yun hindi naman naka wala naman siyang mali tsaka hindi naman siya naka ano sa ano ni YouTube sa community ni YouTube na bawal tapos ganun ang lalabas, yellow dollar sign. Madalas ito mga guys na ano nagkakaganito dahil namisan kasi yung system ni YouTube nagkakamali rin kasi yung algorithm niya ang nagche-check ng video natin. Tsaka mga guys, kasi anong cost niyan, halimbawa yung ano natin sa description natin, tapos yung sa ano natin, yung sa thumbnail natin mga guys, tsaka yung sa tags. Kaya itong tuturo sa akin yung tips para ma-prevent natin itong makakuha ng yellow dollar sign is ano, na-experience ko lang ito mga guys at hindi naman ako expert pero ito lang napansin ko sa pagtuwing nag-upload ako ng yellow dollar ng ano ng video na laging lumalabas sa yellow dollar sign. Kaya mga guys, ang ganito lang gawin natin para hindi tayo makakuha ng yellow dollar sign mga guys is kailangan yung pag nag-upload tayo ng video is huwag na muna nating yung thumbnail, huwag na muna nating lagyan ng thumbnail. At saka yung sa description natin mga guys, simple lang, halimbawa yung kung ano yung title ng video natin, yun ang ilagay natin sa description, halimbawa kung tungkol saan, yun lang, huwag na muna nating yung lagyan pa ng iba. Tsaka ganun din sa tags, pwede naman natin yung sa tags huwag muna natin lagyan ng tags. Pwede naman natin yung mga guys i-edit kapag na ano na sigurado na siyang na-upload tsaka pag yung green dollar sign na yung lumabas doon tsaka na lang natin siyang i-edit sa created YouTube studio para talagang siguradong hindi tayo makakuha ng yellow dollar sign. Kaya ako nung na-experience ko itong mga guys, syempre alam ko na wala naman akong doon sa video yung in-upload ko wala naman mali. Kaya sabi ko hindi ko pa alam yung ganitong technique pinaano ko siya kaagad, pina review ko kasi yun nga pwede mo naman yan pa review yung video kasi kung alam mo namang wala namang mali dun sa video mo. Kaya lang dun nga pag sa pina review mo siya mga guys sa Creator Studio ano na yung magche-check nun mga guys, yung hindi na system, hindi na computer, hindi na yung algorithm, mismong tao na ni YouTube, yung mismong human review na. Kaya syempre pag ginawa niya yung mga guys, matagal na oras ang gugugulin, maghihintay pa kayo ng 12 hours o 1 day. Kaya itong technique na sasabihin ko, na ituturo ko sa inyo is para hindi na tayo umabot sa ganun mga guys is ganito lang. Kapag nagkaganon yung video natin na may yellow dollar sign is gawin lang natin mga guys is punta lang tayo sa Creator YouTube Studio tapos i-edit lang natin yung wag na muna natin ipapareview kasi pag pinareview natin hindi na natin ma-e-edit to tsaka kumbaga maghihintay na tayo sa result nito tapos minsan yung result nito is talagang halimbawa nakita ni ng staff ni YouTube na yung inaanat yung video natin na halimbawa sa tukol sa mga tricks halimbawa sa pagbubus ng revenue halimbawa lang syempre yung content ng video na yun is against kay YouTube yun dahil syempre nga naman yung tricks na ng content ng video mo kung gagamit ka ng ibang tricks, di ba? Ng mga, malalaman, mabibisto niya tayo doon. Kaya ang mangyayari sa, pinareview natin, ganun din. Hindi na siya
hindi kumaya, hindi pa rin siya uubra, paid pa rin siya. Kaya para maiwasan natin yung mga ganun guys, gawin lang natin is huwag muna natin ipapareview. Ang gawin natin is i-edit natin yung yung video natin. Tapos punta tayo sa YouTube studio. Tapos yung description natin, kumbaga i-edit natin, halimbawa yung title, palitan natin yung title. Tapos yung yun nga, huwag na muna tayo maglagay ng thumbnail. Tsaka na tayo maglagay ng thumbnail kapag yung na-approve na. Kasi pag nag-upload tayo mga guys, di ba, running for review, lumalabas naman doon, di ba? Tapos hintayin natin na mga 15 minutes mga ganyan, tsaka siya yung talagang approve na siya. Yun, pag nagkagano na mga guys, talagang sigurado ng green dollar sa inyong lumabas. Doon na lang natin siya i-edit. Doon na lang natin siya lagyan ng tags, tsaka yung palitan yung thumbnail para sigurado tayo. Kasi ako, ang na-experience ko guys, siyempre hindi ko pa alam itong ganitong tricks. Ginawa ko, pina-review ko siya agad. Kaya nangyari, nung pina-review ko siya, siyempre naghintay pa ako ng ilang oras. Tapos ang result is ganun din, hindi rin na-prove. Kasi nabisita yung content ng video ko, na katulad nung video na in-upload ko na how to yung tricks na pag-boosting ng watch hours o kaya ng revenue. Siyempre yung technique na yan is against kay YouTube, yung ganong technique. Kaya yung siyempre human yung mag-aano, yung tao yung mag-check nun. Kaya siyempre pag nakita na nga naman is hindi nga naman talaga pwede. Kaya kung ganun yung halimbawa yung video nyo rin, ang gawin nyo is huwag nyo human review. Ang gawin nyo lang mga guys is i-edit nyo lang siya, tapos may lalabas naman doon save. I-try nyo lang ng i-try. Magbabago at magbabago yun. Palitan nyo yung title, tapos huwag nyo muna lagyan ng thumbnail mga guys. Tapos huwag nyo rin lagyan ng tags. Magbabago yung mga guys. Yung unang yellow, tignan nyo pag yung nakailang beses na ginawa nyo yung pag-edit, magiging green din yung mga guys na na lalabas sa inyo. Yun yung mga tips na sinabi sa inyo. Kaya ako, yung sa experience ko mga guys, nung hindi ko pa alam tong technique na ganito, is ginawa ko, pinareview ko siya. Tapos, yun nga, ang lumabas na result is, hindi pa rin siya nag-o-work at kagaya ng ito, minail niya sa akin. Kaya nang minail niya sa akin. Kaya sabi ko, paano kaya ang gagawin ko nito? Yun. Ang ginawa ko na lang mga guys, pag ganyan ang nangyara sa inyo, halimbawa kung sakaling napareview niyo na, is na lang, burahin nyo na lang yung video mga guys. Tapos total hindi pa naman siya tumatagal, halimbawa kung isang araw pa lang naman tapos hindi pa siya nakakuha ng maraming views, burahin nyo na lang tapos i-upload nyo uli. Ngayon pag upload nyo uli, pag in-upload nyo sa uli, bawasan nyo ng konti yung yung oras, ng siguro mga kahit 20 seconds, i-reduce nyo yung oras para hindi ma-detect yung Kasi pag in-upload natin uli yung video na yun, na si algorithm na uli ang mag-check nun eh. Tapos baguhin lang natin yung yung thumbnail, tsaka yung video, may konting halimbawa yung chorus, bawasan natin. Ay, yung intro natin, bawasan natin. Kaya, ibay natin ng konti doon sa unang in-upload natin na nag-yellow dollar sign mga guys. Ayun, tapos yung ginawa ko nga yung mga guys, ayun, green na siya. Kasi nga, ang ginawa ko, yung in-upload ko siya, hindi ko muna nila ng thumbnail. Tapos sa description, simple lang. Tapos hindi ko muna nilagyan ng tags. Tapos pag-upload ko, pwede naman pala. Ganun na lang ang ginawa ko, kasi nga, na-review ko niya mga guys. Kaya sabi ko sa susunod, pag nag-upload ako ng video, tapos yellow dollar sign pa rin ang lumabas,
ang talagang gagawin ko, hindi ko nagagawin ipa-review yung video agad sa human ano, sa human review. Ang gagawin ko muna is ano, katulad nga sinabi ko sa inyo, is huwag ko muna lalagyan ng thumbnail, tapos i-edit ko yung ano, yung sa description. Simple lang siya, huwag ko muna masyadong lalagyan ng iba't iba, lalong-lalo na kung hindi naman related sa video. Tapos ganoon din sa tags, hindi ko muna siya lalagyan. Kaya mas mabilis na at saka mas sigurado na, siguradong green dollar sign ang lalabas to. Okay, ganoon nga guys ang ano, yung bali na experience ko na gusto ko i-share sa inyo kung sakaling nararanasan nyo rin tong ganitong ano, situation. Kasi lalong-lalo na sa mga bagong monetize, kalimitan laging ano, pag kahit minsan eh hindi naman lumalabas yung yellow dollar sign eh, kahit wala namang problema sa video, alam nyo wala namang problema sa video nyo, wala namang kayo nilabag na ano, na maling policy kay YouTube. Minsan talaga yellow dollar pa rin yung lumalabas, kasi nga minsan kasi saan yun eh, sa paglagay nyo ng description sa thumbnail. Kasi nag-error kasi minsan yung ano ni YouTube, yung algorithm niya, yung system niya. Kaya kumbaga, anihin nyo rin siya. Kumbaga, uutakan nyo rin yung ano, yung system. Kapag gano'n na nangyayari, ano nyo lang siya, edit nyo lang. Tapos, isave nyo, kumbaga, baguhin nyo. Kumbaga, try nyo lang lang i-try. Magbabago din yung ano, yellow dollar sign yun. Habang hindi nyo pa siya inaano, pinapareview. Kailangan mga guys, kaya paulit-ulit na ako. Ang tip ko sa inyo para hindi na tayo umabot pa sa ano, sa pa-review pa tayo ng ano, sa human ano, human review. Kasi nga naman, yung nga pag human review, syempre, ano na, hindi na siya totoong tao na yung mag-check nun. Okay guys, sana nakuha niyo itong aking ano, tungkol sa yellow dollar sign na na-experience ko, para sigurado tayo hindi tayo ano, hindi na tayo mag-worry pa na uli na kapag nag-upload tayo ng video eh yellow dollar na naman sign ang lalabas. Okay guys, sana kung nagustuhan niyo yung mga ganitong ano ko, mga tips at saka ano, tricks na saka yung mga ano, video na tungkol sa ganitong, tungkol sa YouTube eh, ano, kung bago lang kayo sa video guys, please subscribe naman and share sa tsaka notification bell na rin para ma-update kayo sa mga ganitong klase ng video. Okay guys, thank you sa warunod. Okay, bye.